Matapos ang limang araw ng pagbabahagi sa publiko, pinili ng pamilya ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos o FVR na sila muna ang makasama na makalabi nito sa isang pribadong misa bago siya ihatid sa libingan ng mga bayani Martes ng umaga. Ramdaman lungkot sa loob ng main chapel ng Heritage Park nang simulan ng ilipat ang abo ni FVR sa kabaong, hudyat na tapos na ang kanyang burol. Alas 10 ng umaga, inilabas ng pallbearers ang labi ni FVR na pinabauna ng mga kapwa sundalo ng departure honors. Bago ibiyahe patungong libingan ng mga bayani. Hile-hilerang Boy Scouts, sundalo at ordinaryong tao naman ang nagbigay pugay sa ibinyaheng abo ni FVR. Si Jojo Terencio na naging close-in writer ni FVR mula 1992 hanggang 1998 kasama sa mga nag-asikaso sa funeral state ni Ramos. Dinala rin niya ang mga bigay sa kanya ni Ramos bilang huling pagsaludo at pamamaalam sa dating boss. Ito yung pinampipirma ni boss sa mga marginal notes niya. So binigay niya to sa akin as a souvenir. And syempre, hindi mawawala yung tabako. So ito yung cherished possession ko. Nasa akin na to for many, many years. Ito din yung inspiration. Yes, for the book. Pagtungtong sa Heroes Memorial Gate 10:40 ng umaga, full military honors ang sumalubong kay FVR. Bago inilipat sa Quezon na pinagsasakyan sa respetadong sundalo o leader ng bansa na namatay. Ang 94 years old na si dating First Lady Amelita Ming Ramos na byuda ni FVR sumama sa funeral procession patungo sa gravesite. Ang mga apo ni FVR ang nagdala ng kanyang urn, litrato at bandila ng Pilipinas na unang ibinalot sa kanyang kabaok. At ilang sandali pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umalingaw-ngaw ang 21-gun salute gamit ang mga kanyon na simbolo ng pinakamataas na pagsaludo sa isang namayapang leader. Kasama ni Armed Forces Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro ang mga opisyal ng AFP Major Service Commands at Philippine National Police na nagbigay pugay din kay FVR at kanyang pamilya. Pero imbes na si Bacaro, si Pangulong Marcos Jr. ang nagbigay ng bandila ng Pilipinas kay Ginang Ramos bilang Commander-in-Chief. Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. It's a very nice activity that we honor somebody who has given his life for this country. Hindi natin maitatanggi na napakalaki ng serbisyo na ibinigay ng ating dating Pangulo. We were cadets then sa PMA nung siya ay Chief of Staff. Ang military band, inalayan din si FVR ng ilan sa kanya mga paboritong awitin pagkaabot ng watawat kay Ginang Ramos. Ilang ulit namang nakita si Ginang Ramos na tila sumasabay sa pag-awit. Sa gitna ng lahat ng ito, ilang ulit nagpaulan ng bulaklak sa paligid ng gravesite ni FVR ang military choppers. It's a form of gratitude at ang ating pagpaparangal. That is putting the person into a pedestal. Yung dinadaanan nila parang nilalagyan natin ng bulaklak. So similar in a flower drop. Samantala, kasunod ng raffles na nagtatakda ng mga naging posisyon sa gobyerno ni FVR at matapos ang TAPS na mensahe ng pagtatapos, ang Three Valleys of Fire na kumakatawan sa naging paglilingkod, karangalan at sakripisyo sa bansa ni FVR. Ang mensahe ni Ginang Ramos, maraming salamat sa inyo lahat sa tulong nyo. Alam nyo, mahirap ang buhay sa military. Pero kinaya namin, tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya, at he was able to raise 5 daughters, 8 grandsons, and 5 granddaughters. Balik tanaw ni Ginang Ramos, matindi ang serbisyong ibinigay ni FVR sa bansa bilang sundalo, general at pangulo. Tinapos niya ang mensahe gamit ang markado ng linya ni FVR. Maraming salamat.
Kaya ba natin? Maraming salamat sa inyo lahat. Natapos ang inurnment ni FVR ng 11:50 ng umaga. Tumagal lang ng isang oras at 10 minuto yung state funeral para kay dating Pangulong Ramos. Pero sa kabila nito, marami pa rin yung nagdesisyon na maiwan dito at patuloy na bantayan ng kanyang puntod. Dahil sabi nila at para sa maraming Pilipino, ang naging pamana ni FVR sa mga Pilipino ay hindi matatawaran. Sherian Torres, ABS-CBN News.